Magandang araw ng linggo sa inyo. Muli, dito po tayo sa landas ng pag-asa at sama-samang nagnililay sa salita ng Diyos. Ako po si Ruel Morales. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay mula sa 12 Lucas, 49 hanggang 53. Kung babasahin natin ng pahapyaw ang ebanghelyo natin ay tila malakas ang kanyang dating. Subalit, dapat siguro nating bigyang pansin ang mga katagang ginamit ng Panginoon at balikan natin ang mga ginawa niya at ginawa ng Ama sa iba't ibang bahagi ng ating Biblia. Una, ginamit niya ang salitang apoy. Wika niya, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y nagliliyab na ito. May isang bautismo na dapat kong danasin at ako'y nababagabag hanggat hindi ito nagaganap. Subalit mga kapatid, matatandaan natin na ang apoy ay ginamit din ng Panginoon upang kausapin si Abraham at si Moses at doon ay binigyang tagubilin, mahalagang tagubilin tungkol sa nais niyang gawin sa bayan ng Diyos. Ang apoy din ay simbolo ng Espiritu Santo sa bagong tipan at siyang nanatili sa ulo ng mga disipulo ni Kristo at napuspos sila ng mga kaloob at pagpapanibagong lakas. At dahil diyon ay nagawa nila ang misyon sa kanila ng Panginoon. At siguro ay magandang dito natin ihalin tulad ang sinabi ni Kristo. Sabi niya, may dala akong apoy. Hindi upang tayo'y saktan, upang tayo'y wasakin o sunugin o masira ang ating katawan, kundi upang makinig tayo at makiisa sa kanyang nais na gawain. Sa makatwid, marahil ang apoy dito ay bilang kanyang tagubilin para sa atin. Isa pang tila kakatwang kaisipan ang sinabi niyang, naparito ako upang hindi upang magbigay ng kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Eh hindi ba ipinagdasal ni Kristo mismo sa Ebanghelyo ni Juan na sana ay magkaisa tayo na kanyang mga anak? Eh bakit ngayon sinasabi niya ang pagkakabahabahagi? Hindi ba ito ay kabalantanaan? Muli ay ilagay natin sa konteksto ang sinasabi niyang ito. Matatandaan na ang 12 Lucas ay binabasa natin sa nakaraang 2 linggo. Ito na yung 3rd linggo. At ang tema ng mensahe ni Jesus ay ang kaharian ng langit bilang pinakamahalagang yaman natin. Higit sa lahat ng ating ari-arian at yamang lupa at material. Ang ebanghelyo natin sa araw na ito ay kadugtong ng 2 ebanghelyong ito nung nakaraang mga linggo. Kaya maaari nating basahin ang mensahe kaakibat ang mga mensahe ng mga nakaraang linggo. Pagkakabahabahagi ba ang nais ng Diyos? Sinasabi ba niyang magkakawatak-watak tayo dapat? Hindi naman marahil. Subalit, hindi ba ang isang pinahahalagahan natin sa buhay, mga kapatid, ay ang mga relasyon na binanggit ng Panginoon? Sa Ebanghelyo ngayon ay pinapaalala sa atin ng Panginoon na ang mga relasyon ito, ang mga pagmamahal na ito, ang mga kamag-anak natin na ito, ang mas hindi mahalaga kumpara sa anumang relasyon natin sa Kanya. Sa makatwid, ang pagmamahal natin sa ating magulang, kapatid, asawa, sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan ay kabahagi lamang ng ating relasyon sa Panginoon. Sa totoo lang, practical itong salitang ito kasi mas maipapakita at mapaparamdam natin ang tunay na pagmamahal sa lahat ng ating mga mahal sa buhay kung ang pinagmumuli nito ay ang pagmamahal natin kay Kristo at ang pagmamahal niyang ipinupuspos sa atin. Kung hindi si Kristo ang nangunguna sa buhay natin,
ay wala tayong paghuhugutan ng tunay at ganap na pagmamahal. Kasi naman, siya ang tinatawag nating bukal ng tunay na pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Kaya naman hinahamon tayo ng Ebanghelyo ngayon na tingnan natin ang ating personal na buhay. At gayon din ay tingnan natin ang ating espiritual na buhay kung ang mga ito ang ating panginahang kung ano sa mga ito ang pangunahing binibigyan natin ng halaga. Mayroon pa bang nangingibabaw sa pang-araw-araw nating buhay maliban sa relasyon sa Panginoon? Ang ating oras, ang ating yaman, ang ating mga kaloob, ginagamit ba natin ni tunay upang paglingkuran siya, ang kanyang misyon at ang kanyang simbahan? Kung nais nating mahalin ang ating asawa, hilingin natin sa Panginoon na ibigay sa atin ang biyayang magmahal. Ang tunay na pagmamahal sa ating mga anak ay magiging ganap lamang kung kaakibat nito ang pagpapalaki sa kanila na may takot at pagmamahal sa Diyos. Ang lahat ng ating relasyon ay maaaring maging ganap kung si Kristo ay ating ibinabahagi sa lahat ng ating mga mahal sa buhay. At mangyayari lamang ito kung sa ating personal na buhay, si Kristo ang una at ang pinakamahalaga. Simulan natin ang bawat araw natin na nakikipag-usap tayo sa Kanya at hayaan nating ang pagmamahal ng Diyos na igagawad sa atin ang siyang paghugutan natin ng pagmamahal sa bawat isa sa ating mga mahal sa buhay. Hindi ba't sinabi ni Juan sa unang aklat ng Juan, ika-apat na kapitulo? Ito ang pag-ibig, wika niya, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, patuloy ni Juan, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kaya nating magmahal dahil una tayong minahal. Kaya nating magmahal dahil nasa atin ang Diyos na bukal ng pagmamahal. Pagtibayin natin ang ating relasyon sa Kanya upang ang ating buhay ay maging bukal din ng pagmamahal sa ating kapwa, sa ating magulang, asawa, anak, kapatid at mga kaibigan. Mga kapatid ko, muli isang pinagpalang linggo sa ating lahat.